I-define natin yung meaning ng marriage. A marriage under the Article 1 ng Family Code, sabi niya, marriage is a special contract of permanent union ng male and female na hindi subject sa ating stipulations. Sabi ganun. Pag narinig nyo may special contract, it means may ordinary contract. Yung ordinary contract, kaya sa civil code natin, we can dictate our terms. Pwede natin i-dictate yung gusto natin sa kontrata na tinatawag na ordinary contract. Pag halimbawa may kausap kang engineer, gawin mo to, kasi bayaran mo to. Ganun ang ordinary contract. Sa marriage daw, na special contract, hindi na rin pwedeng i-dictate yung gusto natin sa marriage. Kung ano man yung pagkakaintindi natin sa marriage, o paano tayo tinuruan ng parents natin tungkol sa marriage, lalo na kung hindi na aangkop sa design ng marriage, hindi na siya uubra. Hindi na siya pwedeng dalhin doon sa kontrata. Ano ba mga hindi pwedeng dalhin sa kontrata? Yung mga bagay na nagpapasaya sa sarili natin. Kasi nga, ang intensyon ng marriage ay para pasayahin yung asawa. Naintindihan niyo? Kasi nga, tapos na natin pasayahin yung sarili natin nung tayo ay pinatag na lalo pa. So now, na pumasok na tayo sa marriage, ang sabi ng batas, ikaw na magpapasaya sa kanya. Vice versa, ikaw na din magpapasaya sa kanya. Kaya sa lahat ng iisipin, gagawin, at sasabihin natin, ay walang iba kundi magiging masaya ba yung asawa ko dito kapag sinabi ko to? Magiging masaya ba ang aking asawa kapag ginawa ko to? Lagi yung merong first statement na gano'n sa inyong isipan. Okay? Yun po ang tunay na kaulan ng marriage. Ano ba yung mga hindi dapat bitbitin sa marriage? Mga bisyo. Kasi ito yung mga nagpapasaya daw sa ating sarili. Hindi na kailangan daw siya ng marriage. Kasi terms and conditions daw natin yun na hindi na pwedeng bitbitin sa marriage. Bisyo kagaya ng ninigarilyo, pagsusugal, pambababae, o bakit nasama yung paninigarilyo? Kasi i-exempt buhay natin doon. Diba? Gugustuhin mo bang mauna, maiwan yung asawa mo? Ang purpose ng marriage ay sabay kayo dapat tumanda. Wala dapat magkakasakit sa inyo. Hindi nyo rin dapat ini-stress ang bawat isa. Kasi ang lahat ng daw sakit, sabi ng mga doktor, nagsimula sa stress. Lahat ng sakit. Yung mga natutulog na sakit na minana natin, 4 generations backward, sabi ng mga doktor, magigising dahil sa stress. Kaya, huwag niyo paniwalaan yung sinasabi ng mga tao na, ibang tao na, laging may stress sa marriage. Huwag niyo paniwalaan nyo. Kasi, pwede naman natin gustuhin na walang stress sa marriage natin. Tama, mali. Didesisyonan lang natin. Di ba? Ayoko itong gawin kasi may stress asawa ko dito. Ay, hindi ko ito sasabihin kasi may stress asawa ko dito. So, alamin natin ano may mga hindi dapat sabihin sa mag-asawa. Napakalinaw nung sabi ng author ng marriage. Hindi pwedeng hindi natin isama yung author ng marriage, yung decider ng marriage. Hindi pwedeng hindi isama. Ano ang sabi niya? Husbands, love your wives and do not be harsh to them. Pag sinabing love your wives and do not be harsh to them, bawal sa kanila yung masasakit na salita. Bawal sa babae yun. Gano'ng kakasakit ba yung hindi nila pwedeng marinig? Bawal sabihin sa asawa na mataba ka na. Bawal sabihin sa asawa na maalat yung luto mo. Bawal sabihin sa asawa na nasagwa ng damit mo. Bawal sabihin sa asawa babae yung diretsa. Harsh yun para sa kanila. Di ba no? Sumugot po kayo. Ayaw. Kung hindi, lagi kayo magiging victim ng verbal abuse sa inyong mga husband. Okay? Yan ang tendency kasi ng mga husband. Ano? Pag merong wife na hirap mag-submit sa husband,
So, dahil sa tendency na laging may stress ang relationship. Okay? Paano naman, minsan naman kasi, paano naman magsasubmit yung babae sa husband kung wala naman direction yung husband? Because yung submission sa husband, hindi ito nangangulugan na pagtitimpla mo siya ng kape, paglalaban mo siya, pagtagawin mo, nilinisin mo yung buong bahay. Hindi po yun yung submission sinasabi doon. Ayon sa pag-aaral ng science, yung goal ng husband, saan pupunta ang ating pagsasama? Sapat na ba yung kakain na lang tayo 3 times a day? Hindi sapat sa mga babae. Hindi ubra yun, di ba, Cleo? Kahit sinong babaeng nag-asawa, tanungin mo, hindi sapat sa kanila yung kakain lang kayo 3 times a day, basta kumpleto tayo, masaya tayo. Hindi. Darating ang point na maghahanap yan. Saan pa pupunta ang marriage natin? 20, 30 years na tayo, wala namang improvement na nangyayari sa pagsasama natin. Empleyado pa rin tayo dalawa. Di ba? Deep in our hearts, we have this desire to improve our life, tumira sa magandang bahay, magkaroon ng lahat ng luxuries of life. We feel that naturally. Kapag hindi nang nangyayari at hindi nagkaganap yan, something is wrong. Pinag-aralan na po sa Amerika na ang lahat po na nag-asawang ginagawa ang tama, umuunlad ang buhay. Yan po ang benefits ng marriage. Nangyayari din po sa amin yan, sa aming mag-asawa. Umuunlad ang aming buhay. Dahil pinili namin gawin ang tama. Hindi ko ini-stress ang asawa ko. Hindi ko nagsasalita ng mga bagay na masasaktan siya. Ganon din siya. Lagi niya ako nire-respeto. Yun ang number one pangailangan ng lalaki. So kanina, bawal maging harsh sa babae. Ngayon, ano naman bawal sa husband? Bawal insulto yun ang husband. Bawal sabihin sa husband na mas malaki sahod ko sa'yo. Bawal na bawal yun. Hindi kikibo ang husband, pero di kakausapin niya. Sundan mo pa ng nag-shopping ako kasi hindi mo kayang bilhin to eh. Binili ko na, may pera naman ako. Insulto yun sa husband. Tapos sinagot-sagot mo rin. Kasi ang feeling mo, pantay kayo, kaya lalabanan mo yung husband mo. Huwag ganun. Kaya taas ang domestic violence natin eh. Because hindi naiintindihan ng mga kababaihan yung number one need ng kanyang husband. Which is, respeto. Ayaw kasi natin paniwalaan. Respeto ang kailangan ng husband. Sila, anong kailangan? Love. At alam niyo ba kung paano i-spell ng babae yung love? A-F-F-E-C-T-I-O-N. Affection. Gusto nila, lagi silang tinatouch. Ine-embrace. Ni-ayapos. Kapag hindi mo ginagawa yun, Raya, marami siyang iisipin na negative. Oo, lalo pag di mo sinasabi yung I love you araw-araw, yung every other day lang, or once a week mo lang sabihin, mag-iisip sila ng negative. Because they need that. Alam mo saan galing yun? Yung ganong feeling nila. Galing sa natural design natin bilang human being. Nag-desisyon ko mag-asawa, galing yan sa katawan mo. Lumabas sa katawan mo. Kaya nga hindi ginawa yung babae sa lupa eh. Ginawa niya sa tadyang ng lalaki. At dahil galing sa katawan mo yan, decision ka, sa'yo nung simula ang marriage, lahat ng pangailangan niya, sagot mo. Kaya nga may feeling sila na pag pera mo lang. Pag pera niya, pera mo din. Diba? Eh, I don't blame you for that. That is natural. Kasi every woman daw is a man's baby. That's why they feel like a baby. Kasi nila laging nino-nurture, nino-protection na, inaalagaan. Bawal pa iyakin. So, bawal gutumin. Lahat. Because they are our baby. Now, naintindihan nyo na. Yan ang design ng Diyos sa atin. And the more you understand that, the more you know how to handle each other. Mababawasan yung galit mo kapag hingi siya ng hingi ng pera. Maintindihan mo na. Di ba? May sikreto ko sa Vince. Kapag lagi mo siyang binibigyan ng pera, laging ibabalik ni Lord yan. Oo!
Oo, husbands, bigyan lagi ang pera ang wife niyo. Lagi papalitan ni Lord yan. The more you are generous to your wife, the more lagi kayo be blessed. It's happening to me, personally. Kasi yung importante sa husband, yung connected sa Diyos eh. Kapag connected ka sa Diyos, you're safe. Pag ang husband na hindi kilala ang Diyos, he's a dangerous husband. Wala pang blessing, hirap na hirap. So pag connected ka, nabibigyan ka ng direksyon, paano gumawa ng pera. So from God, bibigyan ka ng pera, papunta doon, papunta sa mga bata. Ganoon ang sequence ng pera. So, the more you give, the more you are blessed. Try mo, pag may try ka. Very good. Na-prove mo na rin, oh, di ba? Oh, yung mga husband yan, sundan nyo lang. Yung sikreto na yan. It works, really works. So, hindi po yan, yung rule, mga rules na sinabi ko, hindi po yan optional. Hindi rin yan suggestion. It's natural law. But the moment, hindi po sinunod, meron built-in punishment. Pag sinunod mo, may built-in blessings. Okay? Makikita niyo, less stress, hindi kayong lagi magtatalo because lagi mo siya nirespeto, tapos lagi mo siya minamahal. Lagi sweet ang inyong pagsasama. Wala magigising na stress or sakit sa inyo. Lalo kayong mahabang buhay. Di ba yun naman ang desire natin? Di ba? Magbuhay tayo ng matagal. Okay? So, baunin niyo po ang mga mensaheng niya. At siguro nang mag-bless ang inyong pagsasama. Meron lang po kaming pakiusap. Meron po kaming foundation na dumadayo kami sa mga mahihirap na lugar para magturo sa mga bata kung paano i-improve yung kanilang buhay. Ina-advocate po namin yung magpakalat na kaalaman na sila ay may pag-asa. Kasi marami na tayong kapataan na mababa na nga yung ano natin, di ba, sa survey. So, iniikot po namin yan para mag-seminar sa kanila, at the same time, mag-food, ang tawag na? Nagpapa-food, ano kami? So, tinuturuan namin sa pano, umangat sa buhay. Kaya nandiyan po yung mga sopre sa inyong tables, malapit lang po kami sa inyo for tulong, kahit anong halaga, wala pong problema. Sana po makatulong po namin kayo sa aming advocacy. So, congratulations sa inyong dalawa, Ryan and Clay. So, ituloy na natin. Tayo ulit kayo.